tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Sigurado ka bang mapagkakatiwala niya ang sinasabi mong kukulin mong kasambahay? Oo, kapatid daw ng kaibigan ni Bentong. Eh, alam mo, ang totoo niyan parang hindi ko gustong ugali ni Bentong . Ha? Bakit mo naman sinabi yan? Ewan ko ba. Basta, parang mabigat ang loob ko sa kanya. Sinasabi mo lang yan dahil nagseselos ka. Paano kasi? Madalas mong madat ng si Bentong dito . Naku, Arman. Kung mabigat ang loob mo kay Bentong, ako ay hindi. Zede. Arman, hindi naman si Bentong ang makakasama ko dito sa bahay . Kundi yung kapatid ng kaibigan ni Bentong at babae yon. Saan ka ba? Taga Barangay Santa Monica ako. Kapatid ako ng kaibigan ni Bentong. Oo nga raw . Nabanggit na sa akin ni Bentong na kapatid ka ng kanyang kaibigan. Bakit mo naman naisipang mamasukan? Gusto ko kasing ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ganun ba? Kailan mo ba gustong magsimulang magtrabaho? Kahit ngayon na po kung gusto ninyo. Ay, mabuti kung ganun. At talagang kailangan ko ng makakasama dito sa bahay. Sige, bumalik ka na sa inyo ngayon at dalhin mo ng iba mong damit para makapagsimula ka ng magtrabaho. Friend, napapadalas yata ang pagpasyal mo sa akin, ha? Hindi, nag-aalala kasi ako sa'yo. Dahil mula nang maluban ka ng masasamang loob, hindi na ako mapanatag. Huwag kang mag-alala. At may makakasama na ako dito sa bahay. Hindi ba't nabanggit ko na sa'yo? Kaya nga ako naghanap ng makakasama mo . Ano? Oo. Naghanap ka pa rin na makakasama ko dito? Hindi ba't nabanggit ko na sa'yo na mayroon ng nairekomenda si Bentong sa akin? Sa katunayan nga, nakausap ko ng ang kapatid ng kaibigan ni Bentong . Hindi mo kasi kilala ang babaeng nirekomenda ni Bentong sa'yo. Samantalang itong irerekomenda ko naman sa iyo, kilalang kilala ko. Kapatid siya ng manugang ko. Madala siya sa bahay noon. Ay, huli na yung inirekomenda mo dahil nakausap ko ang inirekomenda ni Bentong. Pwede ka pa namang magbago ng isip . Dahil wala pa naman dito yung sinasabi mo. Ano? Pwede ba namang ganun? Nagkausap na kami ni Kwan . Yung anong pangalan ba yun? Meli? Oo. Ano namang sasabihin sa akin ni Bentong? Siya ang nauna kong nakausap tungkol sa makakasama ko dito sa bahay. Ikaw naman, kasi dumalang pagpunta mo dito sa bahay. Alam mo, Sene, na kahit gustong-gusto kong naririto ako sa bahay mo, hindi naman pwede. Bukod sa apo kong nasa bahay, dumating pa ang isa na namang apo ko. Dahil dito pag-aaralin daw. Dahil malayo sa barkada. Dalawa na yung apo ko na nasa bahay ngayon. Palihong nag-aaral. Kaya nga. Huwag mo na akong alalahanin pa. Total, naririyan na si Meli na makakasama ko sa bahay.
alam mo nang gagawin mo dun sa bahay ni Zenia? Oo naman. Pero paano naman tayo? Anong paano tayo? Eh, siyempre, stayin ako dun sa bahay. O, paano tayo maglabing-labing? Ang ibig mo sabihin. Hindi yung problema. Anong hindi problema? Pwede bang hindi yung problema eh magkakahiwalay tayo ng tirahan? Hindi tayo maghihiwalay ng tirahan. Dahil doon din ako titira sa bahay ni Zenny. Ano? Anong doon ka titira sa bahay ni Zenny? Huwag ka nang high blood. Hindi ko pa nga napapatapos ang sasabihin ko. Nagagalit ka na eh. Makinig ka muna sa sasabihin ko para maintindihan mo. Ate Zenny, saan pa ang gusto mong lilinisan ko? Ah, tanghali na. Ano kaya kung magluto muna tayo para makapanghanalian na tayo? Eh, tapos na akong magluto eh. Ano? Tapos ka nang magluto? Oo naman. Sa washing machine ako kasi naglaba. Kaya habang naglalaba ako, eh naglilinis ako. At nagsaing na rin ako. Naglutong na rin ako ng ulam natin. Kaya kakain lamang ang gagawin mo. Oh, ang sipag ninyong talaga. Nahihiyatuloy akong magbigay ng mababang sahod niyo ni. Eh. Okay lang 'yun. Wala kang alalahanin. Kapatid ko naman ang kaibigan ni Kuya Ben eh. Ayokong sumbutan ako ni Kuya Ben. Kaya talagang ginagalingan ko ang pagtatrabaho dito sa bahay niyo. Salamat kung ganun ha. Hindi talaga ako nagkamali. Nakunin kang kasama ko dito sa bahay. Alam mo bang ang sipag-sipag ni Melly? Madaling araw pa lang ay gising na siya at kakain na lang ako pagising ko at malinis ng bahay alas 9 pa lang ng umaga. At saka, maaga din siyang nagluluto ng pananghalian namin. Mabuti kung ganun. At teka, hindi ka kaya mahirapan sa pasahod niyan. Well, ang ibig kong sabihin paano kung hindi ka agad magpadala yung anak mo? Ay, Kwan. Natakot din kasi ang anak ko nang malaman ang nangyaring pangloloob dito sa bahay. Kaya na nga po, nabibigyan niya ng priority ang pagpapadala sa akin ng pera. Mabuti kung ganun. Abay, sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Magmula ngayon, huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko na ang sarili ko. Sini? Teka, baka may gagawin ka pa sa bahay niyo. Baka hinahanap ka na ng dalaw mong apo. Pwede mo na akong iwan. Ha? Ano ka ba naman? Para mo naman akong ipinagtatabuyan yan eh. Gayon pa lang may oras pa naman para makapagkwentuhan tayo ng medyo matagal-tagal sana. Ikaw may oras, pero ako wala ng oras. Sige. Umuwi ka na at alagaan mo ang apo mo. Bentong, ikaw pala. Flowers for you. Bentong, hindi mo ba talaga ako titigilan? Tulad ng sinabi ko sa'yo, titigilan ko lamang ginagawa kong ito. Pag isa na akong ganap na bangkay. Bentong? Maniwala ka sa akin, Zenny. Matagal na akong may gusto sa'yo. Hindi lamang ako nagkakaroon ng magandang pagkakataon para sabihin ito sa'yo. Itong nararamdaman ko. Handa kong patunayan yun sa'yo.
Bento? Jenny? Bento? Nasiyahan ka ba? Bentong, talaga bang mahal mo ako? Nagdududa ka pa rin ba? Eh, mas bata ka kasi sa akin ng maraming taon eh. No, meron nga lang naman ang edad sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan. Bakit? Ang saya-saya ko. Ngayon lamang ako ulit nakaramdam ng ganitong klaseng saya. Alam mo, hindi ka lang ngayon liligaya. Kundi marami pang araw na liligaya ka. Kung magkakasama tayo lagi. Ha? Anong ibig kong sabihin? Magsama na tayo. Ha? Paliligayahin kita araw-araw at gabi-gabi. Kung papayag kang magsama tayo sa iisang bubong. Bentong, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Eh, hindi pa naman huli ang lahat, ha? Pwede pa tayong magsama hanggat gusto mo. Bentong. Bentong, mahal kita. Napisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinanakita. Oh, sweetheart! Ano ginagawa mo dito? Baka makita ka ng matanda. Yan naman kung makita ko. Di siya ang susunod ko. Mga talaga ng sweetheart ko, ha. Teka nga muna. Di ko pa natatapos ang trabaho ko, eh. Nagkalat pa ang mga platong hugasan ko dito sa kusina. Tsaka maglalaba pa ako. Hayaan mo muna yan. Gawin mo na yan mamaya. Baka nga biglang pumasok dito yung matanda eh. Malilintikan tayo. Palalayasin tayo dito. Eh, hindi na yun lalabas kasi napagod. Napagod? Saan naman siya napagod? Eh, saan pa? Hindi sa kama. Kasama ako. Ano? Oo. Kaya tara muna sa kwarto mo. At ikaw naman ang papagurin ko. Parang bumagal yata ang pagpapadyak mo. Napagod ka na ba? Eh, hindi pare. Eh, nag-aalala kasi ako na puputok ang gulong eh. Ha? Uy, anong ibig mong sabihin? Eh, kanina ko lang kasi napansin na parang bibigyan ang gulong. Eh, na kung hindi ko iingat. Nako. Puputok ang gulong, pare. Leon, ano ba naman ito, pare? May hindi mo muna kinikap kasi yung padyak mo bago mo pinasada sana. Eh, ang init naman ng sikat ng araw dito eh. Eh, pare, medyo malayo-layo pa ang lalakarin mo. At walang maraming padyak dito. Eh, kaya hintayin mo na lang na mapalitan ko ang gulong. Eh, bakit? May reserba ka ba? Oo, hintayin mo na lang. Sandali lamang ito. Sige, sige, hintayin ko na, sige. Eh, dito ka muna at makikisilong lang ako sa bahay na yan. Tatawagin mo na lamang ako dito kung tapos mo nang mapalitan ng gulong yan, ha? Oo, sige. Nako. Tao po! Woohoo! Tao po! Naka, walang sumasagot. Wala yatang tao rito.
Tao po! Yuhu, tao po! Talagang walang tao ah. Hindi bali. Naririto lang naman ako sa harapan ng bahay nila eh. Mabuti na lang at nataong may bahay na masisilungan. Kundi nako, kawawa ko sa init ng araw. Eh, madaling matuyo itong mga damit na nakasampay dahil sa tindi ng init ng araw ngayon. Ano ba naman kasi itong si Temyong eh? Hindi naman inaasikaso yung padyak niya. Meron palang eh, mahabang upuan ah, sa labas ng bahay dito ah. Batay ka. Eh, ganito yung damit na niregalo ko kay Seni noon. Meron din palang kapareho. Akala ko walang kapareho dahil sa Dubai palang galing yun. Malamang, baka may nagtratrabaho din sa Dubai. Yung pamilyang may-ari ng bahay na ito. Ari Arman, ali ka na. Oh, tapos na ba? Oo. Oh. Nakaw. Eh, sabi ko naman sa'yo, isang dali lang to. Eh, nako, iba talaga yung expert na. No? Ay, napakadali mo namang pinalitan. Eh, teka, saan ka nga pala kita ibababa? Sa bahay mo o sa bahay ni Zeddy? Sa bahay ni Zeddy na lang. Alam mo pare, kung ako sa'yo, eh, bakit hindi mo ligawan si Zeddy? Total, pareho naman kayo ng estado sa buhay. Alam mo, magkaibigan lang kasi kami, pare. Eh, naku, huwag mong hintayin na iba ang makasungkit ng oo ni Zeddy. Dahil kung ako lamang ang tatanungin, eh, mas buto ako sa'yo kaysa dun sa nanliligaw sa kanya ngayon. Ba, bakit? May nanliligaw ba sa kanya? Oh, bakit? Hindi mo ba alam? Eh, naku, huling huni ka na pala sa balita. Anong balita yan? Eh, naniligawan ni Bentong si Zeni. Ano? Kinis talagang balitang yun, Timyong. Sa halip tuloy na dumiritsyon ako sa bahay ni Zeddy. Dito na muna ako. Eh, naka. Totoo ba kaya ang sinabi niyang yun? Pero kung hindi totoo, bakit sinasabing kalat na ang balitang yun dito? Ibig sabihin, may katotohanan at sinabi ni Timyong. Talagang gusto kong makausap si Zeddy, pero natatakot naman ako sa posibleng isagot sa akin. Ay, ginagawa ng asawa mo ang ganoon kay Seni. Ha? Seni? Ako yung pinag-uusapan nila ito. Oo eh. Ako naman, practical na rin. Nako. Hanggat nagbibigay ng pera yung sino asawa. Sino kayang Seni ang pinag-uusapan ng dalawang yon? Sigaro din lamang yan. Tsaka parang namumukhaan kong babae yon. Kung hindi ako nagkakamali, eh yun ay asawa ni Bentong. Paano yung nabusog naman ako sa kinain ko. Eh, naapektuhang masyado yung utak ko sa sinabing yun ni Temyong. Nako, ibig lamang sabihin eh, pinayagan ni Seni si Bentong na manligaw. Samantalang ako, binabaran niya kaagad sa tuwing kinukulit ko siya. Ay nako, sa bagay, hindi ko naman at talaga alam ang totoo. Ha? Si Bentong? Bilib talaga ko sa'yo, pare, ha? Oh. Pagdating sa babae, pati si Seni talagang napasagot mo. Eh, siyempre naman, pare. Ano, bilib ka na sa akin? Natingnan mo na ba siya, pare?
Ako pa! Tara doon, pare. May bakambig lamesa doon. Halika. Sino kayang Zeni ang pinag-uusapan ng mga ito? Sino kaya? Malalaman kaya ni Arman kung sino ang pinag-uusapan ng mga lalaking yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinambok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.